showbiz fanatics Alden Richards, aba, kasamang humarap nga sa mga executives at narito ang ilan sa mga napag-usapan sa isang meeting. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Siyempre, bago natin simulan ang ating mga updates ngayong araw, katulad ng lagi natin ginagawa, maraming salamat po sa lahat po ng mga talaga namang nakatutok at lagi nakasubaybay sa mga videos po natin. So ngayon, let's talk about our proper topic for today's video, kung saan ang Kapuso star Alden Richards ay muli na ngang nagbalik sa noontime show Eat Bulaga at sinurpresa niya ang mga Dabar Cads last March 11, 2023. Saturday, kung saan ay samot-sari ang naging reaksyon ng maraming mga netizen at maraming mga sumusubaybay sa Eat Bulaga. Maging ang mga viewers na talaga namang hindi po nanonood dahil nag-boycott na ng tuluyan sa Eat Bulaga ay muli ay nagbabalik, diba? Kanilang kalooban po sa Eat Bulaga matapos ngang magbalik ang multimedia star Alden Richards at muling pagsasama nila ni Miss Maine Mendoza. The actor joined the One for All and All for One segment again. He then expressed his joy for being back on the show. According to Mr. Alden Richards, ay talaga namang na-miss niya ang kanyang Kuya Jose at Kuya Wally. Ito ang isa sa mga napaka-sweets niyang mensahe sa kanyang pagbabalik. Inamin din ni Mr. Alden Richards na naging emotional siya sa isang balitang kanyang natanggap dahil nga siya po ay tuluyan ng pinabalik dito sa Eat Bulaga. Siyempre masaya, ang tagal ko rin hindi nagawa to. Nakakamiss talaga, lalo na ang Dabar Cads. Naiyak ako actually kanina, medyo naiyak lang talaga ako nung pagpasok ko ng dressing room tapos niyakap ko sila. So ito po ang isa sa mga statement niya na nangyari po dun po sa backstage ng Eat Bulaga. Talagang masasabi mong sobrang naging emotional nga ang ating pong multimedia star o nag-iisang pambansang bae. Medyo matagal din akong nawala talaga, naramdaman ko yung tagal ng panahon, pero ngayon I am back, Dabar Cads, said Richard. She made his first appearance on Eat Bulaga way back in 2015. He temporarily left the noontime show in 2019 to focus on the other showbiz projects. Meanwhile, Eat Bulaga trio Tito Vic and Joey TBJ will remain on the show. Show as Sambuanga Congressman Romeo Halusos will not remove tape incorporated President Antonio P. Tobiera EPT. Ito naman po yung ilan sa mga lumalabas noon na balita, no? Halusos currently the chairman of tape which produce Eat Bulaga. Ito po yung sinasabi hanggang ngayon ay si Mr. Tobiera pa rin ang isa sa mga producers and owner ng nito pong nasabing show. Pero alam nyo po ba na isa sa mga talagang nag-spread out na news ngayon na si Mr. Alden Richards nga po ay nagre-ready na para po sa kanyang tuloy-tuloy na pagbabalik sa dito po sa show. Pero kinumpirma at dininay ng ilan sa mga malapit kay Mr. Alden Richards na papalitan niya nga ang TBJ bilang main host ng Eat Bulaga. Kasi nga po yun po yung kumakalat na balita ngayon at yun po yung ipinapakalat ng isa sa mga showbiz insiders and showbiz journalist na si Mr. Alden Richards daw ay dapat na hindi na daw bumalik sa Eat Bulaga. Yun po yung kanyang sinasabi. Ayoko na lang pong banggitin yung pangalan niya, but I know that name. Na sabi niya po dun sa kanyang channel is bakit daw si Tisoy or si Alden Richards ay bumalik pa ng Eat Bulaga. Dahil siguro naman daw alam daw ni Alden Richards na siya ang papalit na main host ng TBJ. Sa bagay na talagang pinagtakha ng marami kasi napaka-imposible po na tanggapin ni Alden Richards yung alok na yun dahil napakataas po ng respeto niya sa TBJ o kay Tito Vic and Joey. At alam din naman natin yung karakter ni Mr. Alden Richards na hindi rin po siya papayag sa mga ganong klase ng arrangement dahil alam niyang meron siyang tatapakang tao, di ba? Para magiging awkward kasi yun sa pakiramdam na yung mga taong tumulong din sa kanya para po talagang lalong umingay yung kanyang pangalan, especially yung show ng Eat Bulaga, ay parang siya yung ipapalit. Parang hindi po proper, kignan, di ba? So,
Nilinaw po ng mga malapit kay Mr. Alden Richards na walang katotohanan na siya po ang papalit na main host sa TBJ. Dahil unang-una po, meron po rin siyang mga prior commitments that they need to attend. May mga projects din po siya na kailangan gawin this year na nakapirma na po siya ng contract para doon. Dahil marami rin po siya mga endorsement na nag-renew para po manatiling sa kanya pa rin yung spot, 'di ba? Kaya naman na imposible din na talagang siya po yung papalit dito. Pero isa lang ang sinisiguro natin na never pong papalitan ang TBJ sa Eat Bulaga. 'Yun po yung isa sa mga strongly statement na pwede nating maibigay kasi sa mga naririnig natin, hindi pa natin pwedeng i-disclose dahil tanging ang mga si Mr. Romeo or Bullet Halos Sauce lamang at ang Tape Incorporated and Eat Bulaga ang siyang makapagsasabi kung ano nga ba ang major rebranding and major things na mangyayari dito sa Eat Bulaga. Pero one thing is for sure na magkakasama nga sila ni Miss May Mendoza for the rest of the episode of Eat Bulaga sa bagay na pinakaantay at pinagdarasal ng maraming mga netizen, lalo-lalo na ng mga Aldab Nations. So balik na naman po tayo sa original nating saya na katulad ng nararanasan natin noon. Pero sa ngayon po kasi parang may mga absence po si Mr. Alden at naipaliwanag na rin naman natin on our latest vlog or yung mga previous vlog po natin na si Alden Richards po ay may mga prior projects that they need to attend. Kaya po talagang hindi pa po formally or kumbaga is hindi pa siya regularly na napapanood sa Eat Bulaga. Pero ang isa sa mga assurance na binigay nga ng marami na si Mr. Louie Ignacio kapag pagtapos pong pinalitan ang director na si Mr. Louie Ignacio, isa sa mga unang projects na ginawa niya dito sa Eat Bulaga na pagbabago ay ibalik si Tisoy sa Eat Bulaga. So dahil siguro napakikita niya rin sa Twitter at lahat ng mga fans talagang nanahimik eh. Ang dami pong fans ni Alden at ni Maine na talagang sobrang nanahimik talaga ng matagal at nag-antay hanggang sa dumating na yung pagkakataong katulad nito. Sana nga lang magtuloy-tuloy na yung mga positibong bagay na nangyayari ngayon. Meron man tayong mga bagay na parang nalilito pa tayo at minsan nagugulat pa tayo sa mga balita, ba? Diba? Pero ang panghawakan natin ngayon is muli na naman nating masisilayan yung mga on and off cam na mga harutan, lambingan, ba? Diba? Yung mga touch-touch na yan. Yun po yung naantay nating lahat na parang isa sa mga nag-spark at nagbigay sa atin ng stress, yung nagbibigay sa atin ng stress reliever, mapapanood na natin daily. That is very, very soon. Kaya naman wag po tayong mainip. Lagi lang po tayong sumuporta para kay Alden Richards, Maine Mendoza, and Eat Bulaga and the rest of the group. And that's it for today. Salamat po sa inyong mga pagsubaybay. At ngayon, narito naman ang inyong mga POV patungkol po sa ating pong last update dahil iba't iba po ang inyong mga komento at reaksyon sa ating last update. Unahin natin ang komento mula kay Ma'am si Candida Kalagalagal. Sabi niya, sige palitan ng Eat Bulaga pero palitan ninyo rin ang pangalan ng show nyo kasi hindi sa'yo nang galing ang pangalan na Eat Bulaga. Ayun. So ito naman po ang sabi ni Ma'am si Candida Galagal, no, na kung papalitan nyo man ang TBJ, huwag nyong gamitin ang Eat Bulaga kasi nga naman si Mr. JDL po yung nakaisip ng Eat Bulaga. Sabi naman po ni Ma'am Shinilba Jimenez, bakit naman ninyo binabash si Alden kung siya ang maging host? Dati naman siya ang isa sa mga host. Work lang po yan. God bless us all. Tama nga naman. Tigil na po natin yung bashing, tigil na po natin yung hate, diba? Let's spread love. Kasi parang hindi naman makakatulong sa pag-unlad ng bansa natin yung mga galit na yan, diba? So kailangan lang is support na lang po, diba? Yun na lang yung hinihingi nila. And of course, Miss Marie Jess Lacyao said, aalisin na yan, maahan na yan. Ang importante, magkasama sila Alden at Maine sa Eat Bulaga. At yung mga original host sa EB ang dapat. Thanks admin and God bless. Ayan. So isa sa mga talagang pinupuntirian ng maraming mga netizen at maraming mga hindi nagugustuhan si Miss Ma Salvador na paalisin na. Which is medyo possible po mangyari yan kasi freelance naman po si Miss Ma.
Kaya nga po, diba, habang siya ay nag-host sa Itbulaga, meron po siyang teleserye sa ABS-CBN. Sabi ni Ma'am Chi Ellen Amorao, "Good morning, Miss Darrens. Dami na ang nag-aabang sa press con kung anong magiging final decision about sa rebranding. Hoping na wag alisin ang original host na at pagsamahin uli si RJ at Ming at magkaroon sila ng segment together. Si Maha na lang sana ang alisin kasi parang palengke na ang Itbulaga. Mula nung dumating siya, walang ginawa kundi sapawan si Ming, magpapansin at walang manners. Ming is a good host, sweetie, and she is a big asset to Itbulaga. Thanks sa update and God bless." Ayan. So ito naman po ang komento ni Ma'am Chi Ellen Amorao patungkol po sa ating updates. Salamat po, Ma'am Chi. And for the last, sabi ni Ma'am Chi Emilia Isanan, "Hello, Miss Darrens. Comment ko lang, hindi naman kasalanan ni Tisoy kung sakaling siya ang mag-takeover. Kaya please lang sa mga bashers, huwag ninyong pagbunto na ng init ng ulo. Ang ibas nyo dyan, ang management, hindi si Tisoy. At sana alisin na rin si Maliparot. Gusto niya agawan na si Mengay. Tignan nyo ang ginawa niya na Saturday. Harang na harang kay Mengay. At same din si MF." Ayan. "Nagpapapansin silang dalawa kay Tisoy. Lumalandi na naman ang Haliparot. Nakaka-stress. Tignan. Thanks, Miss Darren." Ayan. So, huwag po tayo ma-stress. Kailangan, ano lang tayo, chill lang tayo, diba? So, salamat po sa inyong mga komento. At, of course, hanggang dito lang po ang ating video. Please don't forget to like and subscribe for more updates. Thank you for watching. God bless everyone.